pero ang pinakapugad umano ng mga kwentong kababalaghan dito sa BSU, ang Federizo Hall. Ito raw kasi ang siyang pinakalumang gusali sa universidad. Maging ang janitor na si Mang Wax, may nakakatakot na karanasan din daw sa Federizo Hall. Ako nga pala si Kuya Wax, bali 12 taon na ako dito nga janitor sa Bulacan State University. Minsan daw siyang natoka sa second floor ng Federizo Hall. Dahil panggabi raw ang kanyang duty, madalas na naiiwan daw siya dito mag-isa. Nakita raw niya ang isang babaeng mahaba ang buhok. Mahaba ang buhok niya, tapos nakaangat siya sa semento nang nakita ko. Pero I wonder, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga kwento ng kababalaghan sa Bulacan State University? Para mabigyan ito ng linaw, nagsama kami rito ng iba't ibang mga eksperto. Una, ang paranormal expert na si Jericho. Wait lang. May kilala ba nitong educator siya eh? No? May duty sa'yo ng matandang babae na mataba, chubby-chubby. Okay? So, familiar siya sa place na to. Meron bang ganun dito na namatay na? Mukhang principal siya or... Nakakagulat na nailarawan niya ang isang guro na dati umunong nagtuturo rito. Maputi, makati sa inga siya. Hindi ko lang pamistin, hindi ko lang bukla ang kulit-kulit ba ng ano parang maiksilang. Maiksilang. Tapos may kulay-kulay konti. Tapos gano'n. Then, minsan umupo siya rito, ang upo niya parang masaya siyang tao. No? Yung parang kumakangiti eh, malayot lang yung hindi ang kanya parang aasal yung ganyan. Walang kaluluwa na nagpakita sa amin. Yung dito, mas nakaharap natin ito, 80% is yung mga elemental. No? Rather than yung titag natin mga multo. No? Meron man, pero ito yung imprints, kinitawag natin, quanta imprints. Ito yung mga namatay na tao, yung emotions nila na iwan pa doon. Napaka alaala ng lugar na yon. Sunod namin isinama sa Bulacan State University ang social studies expert na si Professor Bobby at ang engineer na si Professor Glezy. Layo na nilang obserbahan at hanapan ng logical na paliwanag ang mga diumani kababalaghan sa nasabing universidad. Why of all buildings in the university, bakit itong Federizo Hall? I think yung isa sa mga contributory din yung katandaan ng building. Plus, dahil sa masyadong madilim ito pagdating ng hapon at ng gabi, dahil nga napapaikutan siya ng maraming mga puno, nagko-contribute yun para mag-create ng isang atmosphere na nakakatakot. Ayon naman kay Professor Glezy, gawing-gawin rin daw nating mga Pinoy na iniisipan ng kababalaghan ang mga bagay o lugar na makaluma. Gaya na lang ng Federizo Hall na itinayo noon pang 1904. Basically kasi mga wooden doors to eh. So every now and then kapag humahangin ng malakas, bigla yung sumasara. So it create noise of course. And maaaring inang dahilan para mapagkamala ng mga estudyante na tunog yun ng kakaibang bagay. Kung ang administrasyon naman ng Bulacan State University ang tatanungin. Hindi raw sila naniniwala sa mga kwento ng kababalaghan sa kanilang universidad. Yung mga mag-aaral natin na nakakabalita na di umano may nakikita rito mga ghost o mga kaluluwa na nagpapakita. I think it's not really true. Kung meron man nakikita yung ibang tao, baka nasa guni-guni lang nila yan.